Hiniling ng oposisyon sa COMELEC na magkaroon ng debate sa pagitan ng mga kandidato ng otso diretso at ng hugpong ng pagbabago. Matatanda ang dati nang naghamon ng debate ang otso diretso pero hindi ito sinipot ng hugpong ng pagbabago. Pabor naman daw sa debate si Mayor Sara Duterte, sabay patutsada sa oposisyon. May report si Jam Sisante Kaiko. February 20 nang hamunin ng mga miyembro ng opposition senatorial slate na otso diretso ang mga pambato ng administrasyon sa hugpong ng pagbabago sa isang debate. May ilan daw kasing kandidato ng hugpong na hindi dumadalo sa mga nakaraang debate. Naghintay ang mga kandidato ng otso diretso sa Plaza Miranda nitong Lunes. Pero wala ni isang dumating na miyembro ng hugpong dahil nangangampanya ang mga ito sa May Kawayan at Valenzuela. Paliwanag ni Davao City Mayor Sara Duterte na chairperson ng hugpong, wala namang napagkasundo ang debate ang dalawang kampo kaya hindi sumipot ang kanilang mga kandidato. Handa naman daw makipagdebate ang hugpong basta't may third party organizer at mapagkasunduan nila ang rules o patakaran. Bagamat hindi niya raw masisigurong dadaloong lahat ng kanilang kandidato dahil personal na desisyon daw ito ng bawat isa. Kanina, naghain ng otso diretso ng surat sa COMELEC na humihiling na mag-organisa ang komisyon ng debate sa pagitan ng kanilang walong kandidato at ng 13 kandidato na hugpong. Kailangan daw malaman ng publiko kung ano ang posisyon ng bawat isa sa mahalagang issue gaya ng train law at pag-angkin ng China ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sabi ni Mayor Sara, magandang hakbang ang paghiling ng otso diretso ng debating organisado ng COMELEC. Pero may dagdag siyang patutsada sa opposition slate. Kung ako botante, tapos nakikita ko silang ganyan, mag-challenge ka ng debate, tapos disorganized ka naman, wala kang maipresenta other than your challenge, hindi ako boboto sa kanila. Kung ang mga HNP supported senators ay ang Sun, ang HNP ay ang Moon, sila po ay parang black hole. They're very depressing, very dark, and very disorganized. Sabi ni Senador Kiko Pangilinan, campaign manager ng otso diretso, hindi na niya sasagutin ang patutsada ni Duterte. Mas maganda raw kung matuloy ang debate ng mga kandidato ng hugpong at otso diretso dahil sila naman ang iboboto o hindi ng mga kababayan natin. Hihintayin na lang daw niya ang sagot ng COMELEC sa liham ng otso diretso. Sabi naman ng COMELEC, pag-aaralan nila na maigi ang hiling ng oposisyon. We'll consider that. Matagal na nating nararamdaman yung pangangailangan para sa isang debate kung saan lahat dumadalo. So kung mayroong mga ganyang request, di maganda galing sa kandidato mismo. Pero sa ngayon, tuloy ang panunuyo ng boto ng mga kandidato sa pagkasenador. Inilatag ng mga kandidato ng hugpong ng pagbabago ang kani-kanilang plataforma sa harap ng mga Manilenyo. Kabilang dyan sina Ronald De La Rosa, Jingo Estrada, Bongo at Bong Revilla. Kanina, mga taga-Pateros naman ang niligawan ni na Sonny Angara, JV Ejercito, Jiggy Manikad, Amy Marcos, Francis Tolentino, at Cynthia Villar. Kasama naman ni Mayor Sara Duterte, si Pia Cayetano at apat pang kandidato sa pagtitipon sa Quezon City. Nasa kapihan sa Senado si Nancy Binay. Si Bam Aquino ng otso diretso, nag-motorcade sa Iloilo City. Humarap naman kahapon sa People's Management Association of the Philippines o PMAP ang mga kapartido niyang si Nachelle Jokno, Samira Gutok at Florine Hilbay. Kasama rin nila kahapon si Nery Colmenares at Alan Montaño. Si Gary Alejano naman nasa Pateros. Nagtalumpati naman sa harap ng mga pastor at obispo sa Antipolo si Sharif Albani. Habang sa Laguna naman nag-ikot si Melchor Chavez. Philippine Legislators Committee on Population and Development ang sinuyo ni Agnes Escudero, Yodi de Guzman at Sonny Matula. Si Rito Lapid, nangampanya sa Pangasinan. Patuloy po naming sinusundan ng kampanya at aktibidad ng iba pang kandidato. Walang patid naman ang pagbabaklas ng COMELEC, MMDA, PNP, LTFRB at DPWH sa mga illegal campaign materials sa Metro Manila. Ang ilan, tama man ang sukat, hindi naman nakakabit sa common poster area. Nasabihan na raw ang mga kandidato, kaya hindi na uubra ang palusot ng mga taga-suporta o kalaban ang nagkabit ng mga poster. May binaklas ding poster na oversized na nga, takaw disgrasya pa. Mali ang sukat, delikado ang pagkakakabit, at tandaan, tingnan nyo, wala siyang labeling requirements. Pag hindi nyo tinake down, yun ang liability niya.
hinayaan niya yung illegal act to continue. Itatago rin ng COMELEC ang mga illegal campaign materials bilang ebidensya sa mga kasong isasampa laban sa mga kandidato. Gagawin din daw ang pagbabaklas sa mga probinsya. Pwede po ang Philippine National Police na magbaklas on their own, no? According to the COMELEC, provided that we inform the local COMELEC officials doon sa mga respective areas of operations namin. Jam Cesante Caico, GMA News.